Welcome sa ating channel. We are here to talk about the question na safe ba bumili ng video card galing sa mining. So meron tayo dito ng couple of video cards back in 2017. I was involved with a lot of stuff pagdating sa mining. So kumbaga pagdating sa in and outs of mining, very very experienced tayo. Now, fast forward 2022. Is it safe to buy these video cards? All right, so let's do this. And for more videos about question and answer, feel free to subscribe. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are, you may check the Windows 10 Pro, and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. That's it mga kaibigan, check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. So kung may mga tanong kayo dyan, feel free to leave it sa ating comment section below. Now let's proceed and talk about these video cards. Safe nga ba bumili ng mga video card? The way I will answer it is by giving you tips in buying second-hand video card. Alright, so to start hunting video cards na second hand, you need to watch tons of videos pagdating sa review ng mga video cards. You may isolate it in a way na like if in case you are looking for a video card na second hand na GTX 1080, RTX 2060, dapat manood ka ng maraming videos, reviews ng mga video card na yan with different processors like how is the performance of RTX 2060 with the Ryzen 5, Ryzen 7, Intel Core i5, Intel Core i7. Then there you will have an idea kung ano yung kumbaga range ng FPS ng isang video card or ano yung magiging performance niya, gaano siya kalamig, gaano yung temperature niya, etc. Dahil sa pagbili ng video card, oo, nandun yung part na sasabihin ng seller na you may test it all you want before you buy it, you may come over and visit my house. Pero, syempre, in the end of the day, what's the point of testing the video card if you don't have any idea kung ano talaga yung performance niya? Pero syempre, hindi naman lahat ng seller is honest. So, mahirap naman na yung pinaghirapan mong pera na pag-ipunan, mapupunta lang sa wala. Okay, pero going back sa ating mga mining video cards, eto ngayon yung una mong isaalang-alang. First is you need to ask the seller, naka-stock BIOS na po ba yan? Kasi pagdating sa mga mining video cards, especially pag AMD cards yan, most likely na modify yung BIOS. They edited some codes to optimize the video card pagdating sa mining. And the problem with this is sometimes the video card will now underperform. Dahil nga na-underclock siya or na-modify yung kanyang V-BIOS, automatically, yung performance niya pagdating sa gaming or pagdating sa mga rendering is hindi the same as yung sa out of the box or yung stock BIOS. So, dito tayo ngayon magkakaroon ng problema dahil pag tinest mo at wala kang idea pagdating sa performance ng video card na yan, automatically, uy, okay pala siya. Nagra-run naman. Pero, is it really performing as the usual na RTX 2060? As the usual na RX 6600? Okay? So, yun. You need to ask the seller. And if in case sinabi ng seller na hindi pa naka-stock BIOS, you need to ask them na please flush it with stock BIOS. Now, second is, of course, tanungin mo yung seller kung pwede ko ba siyang itest muna bago ko bilhin. So, kung hindi mo siya pwedeng itest, automatically, you need to back off na. Dahil possibly, hindi naman sa nila lahat, possibly, that seller is not really telling you the truth. Na okay yung video card, the good condition yung video card, etc. Kasi bakit umaayaw siya pag gusto mong itest before mo bilhin? Even na sasabihin niya sa'yo na meron namang warranty, personal warranty, pero you cannot guarantee that, especially kung manggagaling ka pa sa sobrang layo. And now, if nandun ka na sa lugar ni seller para itest yung video card, eto naman yung mga una mong gagawin. First is physical inspection. So, kukunin mo yung video card, i-check mo kung in a pristine condition ba siya, wala ka bang masyado napapansin na dent, na baka mamaya nahulog pala siya, or na-mishandle yung video card. Though, kung meron mang dent siguro, or bended, siguro sa mga heatsink lang, pero those are, kumbaga, typical lang, normal lang naman yung mga yun. Basta minimal lang din. Kung meron mga scratches, hairline scratches, normal lang din yun, gas-gas, etc., mancha, or whatsoever. Pero kung may papapansin ka, na yung mismong
part ng fans pag in-spin mong ganyan is nagwawabol siya or hindi siya smooth or may naririnig kang sounds, then, oops, mukha yatang masyado ng bugbog yung video card na to. Kasi pagdating po sa mining, ang mga fans po ng mga video cards is naka 100% mode. Of course, to dissipate the heat, kailangan naka 100% yan dahil 24/7 po yan natatakbo sa pagmimina. And then next is yung sa may PCIe power port dito. Madalas ito is nasusunog. Sa kadahilan ng yun niya, yung mga gamit na cables pagdating sa mining is third party, hindi masyadong dumaan sa magandang quality control, or yung distribution ng power, or most likely they just use 750 watts, tapos ang pinagsama-sama nilang video card is apat na video card pala. So by chance, pwedeng na-overload, pwedeng nagkaroon ng short circuit, ngayon nasunog itong bandang to. So medyo pansinin nyo itong area na to sa may power. And then another thing sa physical inspection is itong mga backplate niya, kung medyo nangangalawang or may mga napapansin kayo na kumbaga corrosion, automatically medyo magduda ka. Kasi hindi maganda yung pagka-store o kaya hindi maganda yung place kung saan ginamit itong video card na to during the operation of mining. Kasi kadalasan po pagdating sa mga mining video cards, naka-expose po sila. Pero kung yung area nila is somewhere malapit sa dagat, yun, mabilis lang mga lawang itong mga metal parts. Or yung part na yun is open area na nakakapasok yung moist. Then by chance, hindi lang yung nakikita mo dito ang may corrosion. Most likely even dun sa loob ng video card. So, trust your instinct. Kung may mga napapansin na kayong mga hindi maganda dun sa video card physically, pwede na kayong umatras. Pero pwede nyo namang inspect yan din via pictures lang by just asking the seller multiple pictures at different angles ng video card. And zoom nyo na lang para at least mas ma-inspect nyo para hindi masayang yung oras nyo na pumunta. Tapos sa physical inspection pa lang, napapatras ka na. Now, the next thing that you will do is test the video card. So, isasalpak mo na yan and then pakinggan mo na kagad yung fan blades. Tinan mo kung normal ba siya. Yung bang mga fans is nag-spin ba siya ng mabilis. Pag naka 100% mode, may naririnig ka bang coil sound? Kung may naririnig kang coil sound or something na unusual, then ibig sabihin, may tama na yung fans. Most of the video cards ngayon is may intelligent mode na. Dapat after nang mag-boot ng PC, automatically mag-stop yung fan. Dahil kahit iba-iba yung mga configuration ng video cards, by chance, pag naka-idle na lang yung PC, dapat mag-stop na rin yung mga fan blades ng video card. Pag hindi pa rin siya nag-stop, then medyo magduda ka. Open now any utilities to check the temperature of the GPU. Bakit idle na, hindi pa rin nag-stop yung pag-spin ng video card? Baka mataas pa rin yung temperature niya. Ngayon, kung nakita mo namang okay naman yung temperature, like it's within 30 to 40 to 50 degrees, that's the time that you need to run games or benchmarking softwares. Dahil possibly, kaya hindi rin siya nag-i-stop is dahil may mga utilities running sa background ng desktop niya. Kaya mataas pa rin yung temperature or tuloy-tuloy pa rin yung pag-spin ng fans. And during the benchmark, dito na ngayon mag-a-apply yung reason kung bakit ko kayo nire-recommend na manood ng maraming reviews, dahil hindi mo na malalaman kung tama ba yung FPS niya, tama ba yung temperature niya, kung hindi ka pa nakapanood ng review ng specific na video card na bibilihin mo. So, once na may napili kang video card, jump kagad sa YouTube, jump kagad sa mga reviews and check kung ano yung temperature, ano yung FPS ng video card na yan. Normally, of course, pag second hand, possibly mas mataas yung temperature, and then pagdating naman sa FPS on actual, most likely mas mababa compared dun sa mga napanood mo. Dahil nga by chance, hindi naman natin alam kung ano yung mga running application sa background, or hindi naman natin alam kung ano yung configuration ng kanyang ibang hardware sa kanyang CPU. Kasi syempre, mahirap naman kung pakialaman mo lahat ng parts ng computer niya. Ang bibilihin mo lang video card tapos papakialaman mo lahat. Though, you have the rights, pero by chance lang na hindi kaya allow ng seller na galawin lahat ng kanyang settings, then at least you have the idea lang na kung mas mababa man, dapat sana hindi naman lumalampas ng 10 FPS na mas mababa dun sa actual na dapat na FPS or frame rates ng specific model of video card. So, ayun, test siguro at least 15 to 30 minutes
and do some rendering stuff. And if it's working well, you may have it. Pero ayun lang. Of course, buying mining video cards is do it at your own risk. So, with that risk, ibig sabihin, kailangan yung pricing is kahit paano significantly lower compared sa brand new based sa ating current market price. So, kung ang market price ng RTX 2060 Super ngayon is nasa 18K, ganun na lang yung pricing, then ibig sabihin dapat yung 2060 na mabibili mo ngayon is maybe 10K or below. Kasi kung 10K above, then why not just choose the RX 6600? Nasa 13K plus na lang ngayon. Of course, maybe a bit lower yung performance, pero ayun nga, at least guaranteed brand new and mayroon kang guaranteed na warranty. Kaya dapat alam mo rin kung ano yung current price. Dahil nga, nagre-risk ka eh. So, kailangan sobrang baba mo mabibili yung video card na yan. Dahil kahit sabihin nila o alagang-alaga ang mga mining video cards. But as you see, medyo pristine pa naman yung mga condition nila. Pero ang problem dito is iba-iba po ang miners. Iba-iba yung setup, iba-iba yung ventilation, iba-iba yung naging configuration. So kung technician yung gumamit ng mga ito dati, then most likely medyo naalagaan ng konti. Pero kung yung nag-configure is hindi siya ganung kagaling, then most likely by chance, hindi maganda yung pagkaka-configure ng kanyang power, hindi masyado na underclock na maayos, tapos nasa location pa na tabing dagat. I don't know. Baka bumili ka lang ng isang video card tapos after a month or two, sira na. So, hindi lang naman po sa mga mining video card nag-apply ito. In general po yan. Sa lahat po ng mga video cards na bibilihin nyo, that's the same guide that I may share. Pag bumili kayo ng video card, inspect it very well. Dahil isa po yan sa may mga pinakamainit at pinaka-mostly used na component sa ating computer na kung sakaling misuse or mishandled, medyo negative bumili. Mas safe pa bumili ng RAM, mas safe pa bumili ng mga CPU kaysa bumili ng video card. Dahil kahit paano pagdating sa CPU, di ba? Once na nag-work naman siyang nabili mo, automatically, by chance, magtatagal yan. Pero pagdating sa video card, kasi ang daming pwedeng ma-configure. Hindi maganda yung pagkakaset at to the point na masyadong nag-degrade yung lifespan ng video card. Alright, so yan lang po ang aking mabilisang tips sa pagbili ng mga mining video cards. Again, follow that tip, but do it at your own risk. Now for more videos like this, feel free to subscribe.